So guys, mag-shoot tayo ng Milky Way sa labas. Ito yung camera ko. So yeah, kita-kita sa labas. Madilim. Kaya hindi ko alam kung makikita nyo. Pero try natin. Nandito ako ngayon sa Culverden. Sa farm nila. Daddy ko. Wait lang. So, malapit lang naman. Ito lang tayo sa labas. Pero medyo malamig kaya ganyan. So, andito lang sa harap natin yung Milky Way. So, hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero yun nga. Try natin i-shoot yan. Siyempre hindi nyo nakikita. Pero papakita ko sa inyo. Sige, set up lang ako ah. So, ito yung camera natin. Nasaan dyan sa harap yung Milky Way. Off ko lang tong phone ko. Check natin yung Milky Way. So guys, yung camera ko that time eh hindi siya mag-on. I think sa sobrang lamig, nagkaka-issue yung battery niya. So I took out my batteries and then put it back again. Ayun, nag-on naman siya. So thank God. So andito tayo ngayon sa farm ng dad ko. Dito sa Culverden. So malayo ito sa city ng Christchurch. Dito pa rin sa New Zealand syempre. Malayo rin sa bayan. Mga 5 kilometers sa bayan. So dito tayo sa farm. So dairy farm to, maraming baka. So dito lang tayo sa harap ng bahay nila. So andyan lang yung bahay nila dito sa part na yan. So tuturuan ko kayong paano mag-shoot ng Milky Way, yung basic settings ba. So una, yung mga kailangan natin. So kailangan natin ng camera. So yan, gamit ko A7 III. Nag-off tong phone ko. So A7 III, need rin natin ng fast lens. So sinasabi nilang fast lens kasi yung aperture niya eh malaki or wide. So ginagamit ko yung Sony G Masters 1.4. So mabilis siya, 1.4 yung aperture niya. Madami siyang kakapture na light. So the lower the better. So 1.4, 1.8, 2.8, f4, yun, pwedeng mga yun na lenses. At yung focal length rin importante. Wide siya. So 24 wide yan. Hindi siya gaano ultra wide. Pero at least nasa wide range siya. So camera, lens, at syempre huwag niyong kakalimutan yung tripod. So ginagamit ko itong maliit ng na Mi Photo Backpacker S carbon fiber tripod. Yun. At saka syempre kailangan niyo rin ng yung clear sky, walang moon. Yung location nyo dapat malayo sa syudad para makapture nyo yung mga kulay, yung mga details ng Milky Way. Ano pa ba? If may nakalimutan ako, sabihin nyo lang sa comments. Share ko lang yung dalawang apps na pwede nyo gamitin sa pang-track ng Milky Way. Personally, I'm using an app called Planet for Photographers. So yung pro version niya, hindi siya, may bayad siya. At meron rin siyang free version actually, so check nyo guys, walang mawawala. Available siya for Google Play and Apple Store. Meron din tayong mga free apps. Meron yung Starwalk na tinatawag nila, which is very visual and interactive. So actually madali lang siyang maintindihan, so check nyo guys. So ano ba? So I'm gonna show you the basic settings that I'm using, that I use
to capture the Milky Way. So una, which is nakalimutan kong banggitin sa vlog, you should always shoot raw. You'll get more flexibility later sa pag-edit mo kasi mas madaming laman na data ang raw file kesa sa JPEG. So guys, always shoot raw. So para makapture ang Milky Way, ISO. If nakakapture ka ng Milky Way tas may mga light pollution ganun, ginagamit ko nasa 800 to 1600 ISO. Pwede rin akong gagamit ng 3200. For this example, I'm gonna use 3200. Pero sometimes rin 6400 ISO. Dun lang naglalaro ako dun. Pero as much as possible, I will not use higher ISO because I want my images to be like clean and noise free. So I'm just gonna use in this demo 3200. So again, aperture. So anong bang magandang aperture na gamitin? The lower the aperture, the better. My lens, I think is rated, if you're gonna use f2.0, you'll get sharper stars and sharper details. So I'm gonna use f2.0, but sometimes I use 1.4 or 1.8, but this demo I'm gonna use f2.0. You can also use f4 if you want, but you get like a noisier image from that. Last one, shutter speed. So 24mm, naglalaro dyan sa 5 seconds up to 15 seconds. Kasi pag medyo tataasan mo pa or hahabaan mo like 30 seconds, you'll get star trailing. Yung mga stars mo may karan ng buntot. Something like that. So yeah, maybe I'll do like a maximum of 15 seconds. Last one for the settings, white balance. So I want my Milky Way to be like colder, so I'm just gonna use 3500 Kelvin. That way my Milky Way will be cold and not that like hindi siya masyadong warm. So yeah, yun yung settings ko. Be sure na naka-manual kayo syempre para hindi mag-jam-jam yung mga settings nyo. So naka-manual ako, tapos yun nga, ano pa ba? Yun, naka-manual focus rin ako. Paano ba mag-focus? Ang ginagawa ko, nag-focus ako sa pinaka-bright na star o kaya kung may makita man ako na bright areas dito sa scene na to, dun ako mag-focus, hindi lang star, like pwede rin yung town or nearest town or street light or something like that. Pwede rin kayo mag-focus sa umaga, then markahan nyo na lang yung lens nyo na doon yung parang naka-focus yung infinity. Minsan yung mga lenses may mga infinity markers, pero itong lens ko wala siyang marker eh. So mano-mano tayong mag-focus. So, ang ginagawa ko, I'm gonna show you how I do that. So, pakita ko sa'yo kung paano mag-focus sa Sony A7 III. So, naka-live view tayo, diba? So, i-zoom lang natin siya. I-zoom natin. So, nagsuzoom ako ngayon. So, nakita ko yung mga stars na yan, oh. I think... yun, kung nakikita nyo yung blurring star, hindi siya focus until makita nyo yung pin sharp siya, parang naging dots na lang siya. So yan, focus siya. Ayan, so I think ka-focus tayo dyan. So try natin tong settings natin. So 10 seconds, f2, ISO 3200. And then 3500 Kelvin, manual focus. And then be sure you have self-timer, gumagamit kayong remote para menos shake sa shot nyo. Then go.
So i-zoom natin kung check natin kung naka-focus pa. So yeah. Super sharp siya. Walang trailings kasi 10 seconds lang. So, compose lang tayo na mas magandang composition kasi wala tayong something in the foreground. So, maybe I'll just stand in front. And so, bigla lang dumating yung fog. So, ang gawin natin, yung nakita kong composition dyan, nakikita nyo. Meron something dyan nung pwede akong tumayo. Kita yung camera. So, set natin 10 seconds. Try natin. So, tingnan natin kung gagana. So guys, sinubukan natin mag-selfie sa Milky Way. So, ito yung nakuha natin. So, bali, pumunta ako sa... Diyan, merong platform diyan. Tumayo ako diyan ng 8 seconds. Kasi binagalan ko para hindi ako masyadong blurry. So, ito yung na-capture natin. So, kita nyo guys, so yan, ako yung nakatayo. Sharp naman siya, ngayon ipapanoramo natin yan. So guys, gumagawa lang tayo ng multi-row panorama dun sa image natin kanina. So dapat, kung magpapano kayo, may overlap. So ibig sabihin, meron siyang mga images nyo, yung mga frames nyo, meron siyang 20 to 30% overlaps. Para hindi masira yung paano nyo. Para mas maganda pag i-merge na siya sa Lightroom or Photoshop. So, naggawa ko na yung first row. Isa pa. Be sure lang na naka-level pa rin kayo sa horizon. So, ingat-ingat lang guys. So, yung top row na yung ginagawa natin. So, yeah. So guys, natapos na natin yung pano natin. Actually, may mga kabayo dyan sa harap natin. So, alis na tayo ata dito. Pinapalis na tayo ng mga kabayo. So, yan ang kabayo. Kita nyo. Ayan. Mga kabayo yan, oh. So, alis na muna tayo dito. Doon tayo sa pandang doon kung makakagawa pa tayo ng composition. So, yeah, I'll be back. So guys, meron pa tayong isang composition na naisip ko. So, dito pa rin tayo sa farm. So meron kasing fence dyan. So panorama ulit. Pero vertical naman siya ngayon. So yeah, gawin natin yan. Hindi ko siya mavi-video pero kikita nyo na may kung dyan, oh. May fence. So, pwede kong tumayo dyan. Vertical panorama. Gawin natin. So, yeah. Gonna do that. See you. So, yeah guys. Tapos na. Uwi na tayo. So, dito lang naman yung bahay namin. Bahay nila papa ko. Malapit lang. So, I hope may natutunan kayo sa vlog na ito. So, Milky Way vlog. Taupo! Taupo! So, robot na rin to. Nandiyan na sila. So, kung nagustuhan nyo tong lesson na to,